Ah, magandang araw sa inyo mga ka-YouTube, no? Sa San Misel to. Tungkol sa special power ng Pangulo, no? Binigay ng Congress tsaka ng Senado para magkaroon ng special power na para maibigay na pagkaroon ng karapatan ng ating Pangulo na kumilos ng naayon sa kanyang kagustuhan para may lagay sa tama ang COVID-19, no? Pero mga ka-YouTube, nahalata ako sa Senado kahapon nung nanonood ako, halos 19 na senador, kahit yung mga dilawan umoo o nag-yes na bigyan ng power, special power ang ating Pangulong Duterte, maliban sa isa, itong si Risa Hontiveros. Maliban sa kanya ang nagno, halos lahat ng senador na tinanong ni Senador Gatchalian, umuo si Binay, si maging si Pangilinan, si Villanueva, lahat sila yes. Kahit mga dilawan sila, naunawaan nila na kailangan ng bansa na magtulungan. Maliban sa isang senador na mayabang, akala mo kung sino, nagmamarunong, pinipilit niya pa rin na yung pondo baka daw manakaw, katulad rin ng nangyari dun sa Southeast Asia, yung tinatawag nilang cauldron o kaldero. Baka ganun naman daw ang mangyari. Talagang walang tiwala to, kahit magutom ang mga tao, magkasakit ang mga tao, tong senador na NPA na to, na si Risa Hontiveros, ang iniisip niya pa rin, baka nakawin daw ang pera. Pero hindi niya naiisip yung ninakaw niyang pondo para sa mga senior citizen, no? Yung pondo ng senior citizen na 10 bilyon na ninakaw niya, hanggang ngayon hindi niya binabalik. Yung issue ng cauldron o yung kaldero na sinasabi niya sa Southeast Asian Games, matagal nang tapos na hinangaan ng mga bansa dahil sa magandang performance, yun pa rin ang sinasabi niya, yun pa rin ang binabalik-balikan niya, yun pa rin ang mga ano niya, ang mga painaan niya kay Duterte. Tingnan mo kung ganong kasama ang walang hiyaan itong si Risa Hontiveros. Talagang virus talaga, mga ka-YouTube. Talagang sobrang pagka-virus ng babaeng ito. Ultimong, bukod tangi, siya lang ang nagno. Ito yung mga sinasabi niya. Nagkaroon, ayan o, yung another incident where the government paid for 50 million kaldero. Yan yung mga sinasabi niya, na baka na naman daw maulit. Pero yung ninakaw niyang 10 bilyon, hindi niya na naalala yun. Ayaw niya nang ibalik yun, mga ka-YouTube, dahil yun, iniisip niya, nakalimutan ang tao, nakalimutan na yun ang mga tao. Akala niya ganun-ganun lang. Pero hindi niya alam hanggang ngayon na sa isipan natin yung mga yun. Di ba? Ang pinagtatawa ko rito kay Risa Hontiveros, no? Kahit sa ganitong crisis, sa ganitong may COVID-19 na, baliwala pa rin sa kanya. Baliwala pa rin sa kanyang yung nakikita niyang pagkakasakit ng mga tao, pagtigil sa trabaho. Hindi niya iniintindi yun. Ang iniisip niya, baka raw nakawin. Pero hindi niya iniisip yung mga nawawalang, yung araw-araw na nawawala sa ekonomiya ng bayan. Ito pa, people don't want another 50 million kaldero. People daw, akala mo naman may nakikinig sa kanya. Referring to supposedly Imelda Dipik. Sinali na naman si Imelda. Yun ang kritisismo niya,
sa mga yung mga ganun na matagal na na nagamit naman, pinipilit niya pa rin na ibalik para lang mapagtakpan yung kagustuhan nila mga komunista, mga NPA na talagang ibagsak ang gobyerno. Yun lang naman talaga ang gusto nila eh. Gusto nila kahit nagkakasakit ang mga tao, magkahawa-hawa yan. Gusto nila ganun para sila magwala ang tao pag marami nahawa, magwala at sila ang nasa ilalim ng pagwawala ng tao. Yung gusto nila ibagsak ang gobyerno kahit sa anong paraan, kahit magkandamatay ang tao, baliwala sa kanila. Kahit maubos pa kayo dyan, magkagutom kayo dyan, baliwala sa amin. Kailangan matanggal si Duterte, kailangan kami ang umupo. Yan ang ano ni Risa Hontiverse, saka ni yung si Season, yan ang mga adhikain nila. Ha? Kasi kung makikita mo rito, ang yabang na babae na to eh. Kahapon eh, kung magkakala mo, sino magsalit na hindi niya papayagan na muling manakaw ang kabaning yaman, kabang yaman ng bayan. Akala mo siya hindi nagnakaw, akala mo siya eh birhen. Ewan ko sa inyo mga ka-YouTube ah. Pero nakakainis talaga ang nangyari kahapon na bukod tanging siya lang, bukod tanging isang senador na babae ang hindi pumayag dahil baka raw nakawin ng Pangulong Duterte at mangyari uli yung nangyari sa Southeast Asian Game. Yung corruption na nangyari sa Southeast Asian Game, puro ganun ang sinasabi niya. Puro yun ang inaano nila. Puro yun ang dinadaldal nila. May pinagtatakpan lang to eh. Gusto kasi nila mga komunista na dumami lalo ang nahawa. Dumami ang nagkaka-coronavirus dito sa atin. Kasi iniisip nila pag ganun ang mangyayari, ang tao pwedeng magwala, pwedeng magalis sa gobyerno at umpisahan ang isang parang people's power. No? Parang umumpisahan ulit ang isang people's power na katulad nung panahon ni Marcos. Pero akala nila mangyayari pa. Hindi mangyayari yun. Dahil si Duterte, ibang mag-isip. Iba siyang mag-isip. Binibigyan niya kaagad ng aksyon ang alam niyang magiging malaking problema. Yun ang kaiba ni Duterte sa mga nagdaang pangulo. Binibigyan niya ng nagsisimula pa lang, binibigyan niya ng aksyon. Inahanapan niya ng kasagutan kaya hindi lumaki man, dahan-dahan lang pero napipigilan, katulad ng nangyayari nga, napipigilan ng unti-unti, hindi bigla, hindi katulad sa ibang bansa, sa Europe, sa Amerika, kahit yung mga katabi nating bansa, yung Thailand, Indonesia, malalaki na ang kaso ng COVID-19 dahil sa magkakaiba ang pagsabota, magkakaibang plano ng bawat bansa. Iba yung plano natin, tayo nag-quarantine, nag-lockdown kagad para hindi na mapigila, para hindi na dumami, mapigilan unti-unti. Pero ganun pa man, marami pa rin nagdadagdagan pa rin, hindi na basta-basta yan, di ba? Ito lang si Risa Hontiverse, talagang demonyo talaga ng mga YouTube. Di iba ang utak ng mga komunista talaga pagdating sa mga tao. Pakunyari lang yung pagmamahal nila sa bayan, yung mga ano nila, pero ang totoo yun, talagang wala silang pakialam sa taong bayan. Wala silang pakialam kung ano mangyari sa inyo. Ang gusto lang nila isa, makuha, maibagsak ang kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Duterte. Yan lang ang kanilang habol. O sige mga ka-YouTube, magandang araw sa inyo lahat. God bless you. Hanggang dito lang muna. Sana nasa magandang kagalagayan. Salamat sa mga sumusuporta.
Magandang araw sa inyong lahat. Salamat.